sa iyo yung wala maibigay sa lokal. Yan talaga ang problema. So, baski nasabihin mong gusto mo magnakaw, hindi, wala kang panahon magnakaw kasi kailangan ng tao. And if you want to stay in power, hindi ka naman pwede mag one term ko lang dyan, you have to distribute money. At pag wala na yung public funds at yung mga may mga milyonaryo, then you have to shell out. Yun ang experience. Paniwala ako, galing ako dyan. I've been mayor for about almost 26 years. Yung presidente ako, kulang talaga. So, each time we meet would be a learning process for you, sa lahat ninyo. The gustong umabot ng ano. Kasi naman ang karamihan dito, potentially, or ibig sabihin natin na, well, more or less, those who are inclined towards public office. At makita naman ninyo, lahat ng nagsirbi ng mayor sa inyo, gobernador, naging multimillionaire ba sila pagkatapos? I mean, mag-prangalahate, on a practical side, kita ba ninyo yung mayor ninyo may asyenda ng coconut plantation? No? It's always, well, of course, you go into public office to serve. And whatever money is there, aplenty. But walang opisina may sobra para nakawin mo. Unless yung ibang opisina. Pero on the level sa bugbugan sa day-to-day, yung walang mga accounting, ayaw ko na lang sabihin yung sita. I do not want to speculate. Alam na ninyo, yung hindi harap yung tao araw-araw. Pero yung mga opisina, mayor, and baski na hindi elected, walang araw-araw talagang mapipilitan kang magastos. So at the end of the day, yung masabi ninyo, bigyan ka ng 300, bigyan ka ng 300, 400, half a million. Maski mo ba, Davao City with a population of, I don't know how, ilan na ngayon. Bigyan mo ng 20, 25, 50 million, kulang yan. Ilang ang population ng Davao? How big Davao is? Ilang tao na magkasakit dito na pwedeng pumunta ng doktor magpagamot? How many percent of the total population? Even sa lugar ninyo. Ilang tao lang ang pwedeng pumunta ng doktor para magbayad? So ilang porsyento ang mga tao dyan na wala talagang mapuntahan except to the politicians? Kaya hindi mo masisi yung tao. For tubig, takbo sa barangay captain yan, barangay captain tatakbo sa mayor, governor. Eskwelahan, tatakbo sa barangay captain yan, tatakbo sa mayor, deputy mayor, mayor, maghanap siya ng pera. Lahat ng no amount of money is ever enough unless masahol ka talaga ng tao na hayaan mo yung problema,
magkalat na kayo dyan, magpakamatay kayo, bahala kayo sarili ninyo at hindi ka tumulong. And even then, baski na sabihin mo ano, malalaman ng tao, malalaman ng probinsya, at in the final days of your political life and your physical life, malaman ng tao kung magkano ang ninakaw o ginastos mo para sa bayan. May prepared speech ako, pero hindi ko babasahin. Wala to kasi. Puro aside from my strong belief in their capacity to legislate, I am confident that they will always have the best interest of the Filipinos and the country in mind. Do we have to discuss this? Anak ka nang, kung tatakbo ka, what are you there for? Kung tatakbo ka ng swell, tatakbo ka ng barangay captain, tatakbo ka ng mayor, ibig mong sabihin may plano ka na napunta paano magdakaw? Tangin, kung ganun, you are one of a kind. Maganda lang kasi tignan ang mayor because of the privileges and the barangay captains. Mayor, governor, senator, lahat yan. People's money yan. And when I am called to Malacañan for a conference with the president, do not expect me to use money from my pocket. I have to charge it sa gobyerno. Pag sinabi ng gobyerno, no, we will not allow reimbursement. Ano, magnanakaw ka talaga. Bubulahan pa tayo dito. Ubusin mo pati yung pera mo. Tumakbo ka nga para yumaman eh. Ang public office would give you, would pave a way for you to do legit. Legitimate lang. Kasi pag may influence ka na, kagaya ko, negosyo, you have the influence. Yung asawa ko, siyempre, talagang arat na magkakaroon ng pera kasi may mga anak na siya. So, they have the connection. You have now the connection. Yung mga panja na Manila, mga franchise magkukuha mo. Those are the privileges of a politician. Pero kung sabihin mo magnanakaw, pero marami rin yan sila. Pero hindi lahat. I assure you. Yung iba, because it paves a way for opportunities for you to talk to people and maybe kagkaya na sila, magpasok sila dito and they would say that, Mayor, gusto mo yung isang franchise namin doon. They would just say, tanggapin ko yan, pero huwag dito sa siyudad ko. Maybe, bigay niyo yung isang, parang, for delicadeza. Pwede man, kunin mo yan. O sige, bigay mo sa akin. Total, legitimate yan eh. Pero, siguro, delicadeza, sabihin mo na, pwede mo bang ilagay natin yan sa South Cotabato? Akin. Pwede na ilagay natin sa Palawan para yung kita mo maubos doon sa kababiyahe mo para bantayan mo lang yung negosyo mo para hindi malugi. Parang ganun. Those are the ano ang tawag nito? Let me yung laro ng politics and the opportunities for politicians to uplift
And there you have the choice of nakaw. Talagang you falsify documents or you invent projects or you maghingi ka ng pabor dyan sa mga ano, mabigyan ka ng franchise dito, franchise doon. Ako, meron ako. Nabigyan. Pero sabi ko, hindi, huwag dito sa siyudad. When I was mayor, so, nabigyan kami. Franchise. Ano ba naman ang franchise ng Pandesal, putang ina, pakialaman mo pa ba yan? Yun lang naman eh. Kasi kung gusto mong yumaman, huwag kang maghingi ng mga franchise-franchise. Magnakaw ka na lang. Pero kung dahan-dahan lang, legit, the only thing there is you have the connection. Hindi naman influence, but the connection. And yung iba naman mag-offer na meron kaming, we intend to open up a branch in somewhere in Oriental. You might be interested to invest. Parang gano'n. Huwag lang dito sa siyudad mo kasi however you look at it, people would always think that there is something attached to the business na binigay sa iyo. Well, anyway, babasahin ko pa ba itong ano? May naisip, matanda na talaga ako. Maganda yung nasa isip ko kanina papunta dito. Ang problema, magtataka ako kung bakit malayo. Malayo masyado sa downtown. Pati yung nag-travel ako dito, halos wala akong nasasalubong na sakyan. So sabi ko, putang ina to. Paano ito mga delegado makauwi ngayon? Walang problema yung maganda kasi maraming mag-offer. Yung maganda pero matanda na. Sa bagay, may mga maraming matatanda naman dito. Ito si Bato, medyo may edad. Wala nang ambok eh. Pirabiro na lang. I am glad that nakita-kita tayo dito. Pero may ano talaga ako kanina. I had something na gusto kong sabihin sa inyo. It's about yung paano mo i-separate yung temptation to make money. Okay man yan. Kasi pag mag-asawa ka na, magtapos na tayo ng high school, college, huwag mong sabihin na kung